pang lahat. Para sa iba pang balita, huwag po muna ninyong kalimutan mag-subscribe sa JB News. I-like at i-share at i-on na rin ninyo ang notification bell para updated po kayo. Unahin natin ang bayaning mahina ang utak. Ito si Trillanes, ha? Ito ho yan. Sabi nito ni Trillanes, malakas makapag-bully ng estudyante itong Bongo na ito. Siguraduhin mo lang na di iikot ang mundo, kundi may kalalagyan kayo, kalalagyan ka. Tatandaan mo, dokumentado ang sabit mo sa frigid scam. Ito sabi ni Senator Bongo. Bagyong Trillanes, isa kang hari ng fake news, manloloko na walang ginawa kundi manira ng kapwa at alam naman natin na ikaw ang totoong Bicoy. Bang! Antayin kita dito sa Senado kung manalo ka sa susunod na eleksyon at sabay nating imbestigahan ang mga anomalya mo. Hindi mo na maloloko ang taong bayan. Hay nako, mali ho ito si Senator Bongo. Bakit? Hindi lang ho hari ng fake news yan si Trillanes. Yan po ay hari ng sablay. Ha? Hindi lang ho yan hari ng fake news, hindi lang ho yan hari ng sablay. Hari ho yan ng ano ng papansin. Ano ang pinaka kulang sa pansin na senador dati? Ngayon no eh, 'di ba, kesyo magba-vlog-vlog pa siya, ano nangyari? Nga, mas pinanunood pa yung mga prank na mga magjojowa kaysa sa'yo. Wala ka kasing kwentang ano, vlogger. Ah, kala mo may mabobola ka pa. Kung hindi ka siguro nagpamerienda nun sa Senado, wala man lang makikinig sa yung mga media. Ito naman si Trillan. Ito si Senator Bongo, mali naman. Hindi naman hari ng fake news yan. Hari ng fake news at hari ng sablay, ng hari ng kabobohan sa mundo na dito sa ano natin. Ha? Manloloko na walang ginawa kundi manira ng kapwa at alam naman na ikaw ang totoong Bicoy. Antayin kita dito sa Senado. O, mali na naman to si Senator Bongo. Senator Bongo! Kahit anong gawin niya ni Trillanes, hindi naman nanalo yan kahit barangay captain ang itakbo niyan. Wala na maniniwala dyan. Eh, si sundalong kanin? Ang naniniwala na lang dyan yung macho dancer sa Japan eh. Yung kaligado niya yung macho dancer sa Japan. So totoo lang eh. Ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan. Walang laman ng utak niyan eh. Ha? Hindi mo na maloloko ang tambayan, sabi ni Senator Bongo. Sabi pa nga ni Senator Bongo eh, di ba? Sabi niya pa nga ah. Kahit yung mga sabi niya mga kapwa mo senador, nagsabi na hindi totoo yung mga pinagbibintang mo. Alam mo, sa pinakamasahol, pinaka bumastos, pinaka masasabi nating pinaka nakasira ng imahe ng Senado ay ang si Senator. Ay, mako ba? Hindi nga karapat dapat natawagin senator yan o former senator. Yan o talagang bumaboy sa pangalan ng Senado. Yan si Trillanes. Alam nyo kung bakit, ha? Alam nyo kung bakit? Ultimong mga kakampi niya, mga kaalyado niya, kaaway niya. Ultimong mga kakaibigan niya, soluis tayo. Hindi nyo ba napapansin? Sabi nga dyan sa Senado, kwento-kwento nga dyan sa Senado, wala akong kumakausap dyan. Para ho yan yung nerdak na walang walahong. Yung kulang sa pansin lang. Ang pumapansin nga lang daw dyan ay yung mga media. Kasi alam naman natin, yung media, pag minamerienda yan, papansinin niyan kahit tae, papansinin niyan eh. Kahit siguro yung pag sinabi mo, oto, merienda, pansinin nyo naman tong langaw na umiikot-ikot sa tae. Baka gagawin pa ng malita ng media. Yung tae, umiikot, ay yung ano, yung langaw, umiikot-ikot sa tae. Bakit kaya, ha? Ganyan ang media eh. Kahit anong basta binigyan ng merienda yan, kahit anong ibabalita niyan. Itong si Trillanes na ito, kaya noon sa totoo lang, pustahan ko sa inyo yung mga media, walang respeto dyan yun sa mga kay Trillanes eh. Alam naman nilang napaka-inventor, sinungaling, nagpapakalat ng fake news, and yet kaya lang nila ini-entertain dahil sa media. Ay, dahil sa media, dahil sa merienda. Baka akala nyo, puro batikos daw kay Trillanes. Bakit ko nasabing ano yan ng fake news? Hari ng fake news, sabi nga ni Senator Bongo. Alam nyo kung bakit? Ganito kasi yan.
Naalala nyo nun, nagdemanda pa yan kay Mocha. Diba? Naalala nyo? Ngayon, nagagalit siya keso binubuli daw ni Senator Bongo yung estudyante na dinemanda niya. Sandali lang ho. Nandali lang ho. Eh di ba ikaw nga, Trillanes, nagdemanda ka rin kay Mocha noon. Ayan oh, ayan oh, ayan. Ilagay ko na oh. Ha? Tingnan mo, nagdemanda ka rin nung kay Mocha. Oh, linaw-linaw oh. Oh, over fake news. Oh, ano 'yang dinemanda mo? So ibig sabihin, ikaw ay pumapabor sa korte. Okay? Ibig sabihin nito, ang tamang platform o tamang lugar sa mga ganyan eh ang korte. Kaya ka nga nagdemanda nung kay Mocha, di ba? Tama mali? Tama. Kaya lang anong nangyari sa demanda mo? Dismiss. Sa madaling salita, ikaw ang fake news. Dismiss ang demanda mo kay Mocha. Kaya ka isang katatawanan ka. Ha? Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, kaya ba nagagalit ka ngayon kay Senator Bongo kasi hindi ka na naniniwala sa korte? Tanong ko lang Senator Trillanes. Teacher Trillanes. Ha? Teacher Trillanes. Kaya mo ba sinasabing si Senator Bongo ay ganyan kaya ka humihirit kasi dininay ng sa inano ng ombudsman na ikaw ay dismiss yung kaso mo kay Mocha? Ha? Ha? Baka ganyan. Baka wala ka ng tiwala sa korte kaya ka sinasabi mo bully si Bongo. Ito naman sa totoo lang, ganito lang naman kasimple yan eh. Ha? May mga fake news, may mga nambabatikos. Okay. Nagdemanda ngayon si Senator Bongo kasi yun ang tamang lugar, tamang platform o tamang institusyon para duminig sa mga ganyan. Anong gusto mong ginawa ni Bongo? Nagsasalita siya, magpe-presscon siya. Ah, itong estudyante na ito, fake news ito. Ah, itong estudyante na ito, mali ang ginawa niya. Gusto mo ganyan, tulad ng ginawa mo noon. Ha? Ginagamit mo yung pagkasinador mo, so nagsasalita ka dyan para hindi ka ma-demanda. Ginagamit mo yung privilege mo sa senator. Buti nga doon si Senator Bongo, hindi niya ginamit yung salita niya, hindi siya, oh, ako, senador ako, presscon tayong lahat, presscon. Etong si estudyante, ano, fake news ito. Etong si, ano, fake news ito. Sila, mga si Raulo, buti nga hindi niya ginawa yung ganyan. Ikaw nga, ganyan ang ginawa mo, eh. Maling-mali yan. Oh, tapos, nagdemanda ka kay Mocha. So, ibig sabihin nun, naniwala ka sa korte, eh, kaya lang, dismiss. So, isa kang katatawanan. Ngayon, magagalit ka ngayon kung si Senator Bongo, eh, biglang nag-ano sa'yo, nagdemanda sa si Senator Bongo doon sa nagpakalat ng fake news. Eh, yun naman ang tamang gawin. Hindi yung gagamitin mo yung pagiging senador mo, babanatan mo, tatalakan mo yung mga estudyante, tapos wala silang tsansa. Eh, hindi naman sila i-interview ng mga media. Oh. Puti nga, sa husgado eh. Bakit? Yung husgado ngayon ang mag-judge. Kaya nga sila husgado eh. Sila magsasabi, totoo ba yung sinasabing bintang ni Senator Bongo na nagpakalat ng fake news? O tama lang yung mga estudyante? Husgado, tumakbo siya sa judge, which is very malayo naman, no? May separation ng power ang executive, legislative at saka judicial. So tama yung ginawa niya. Bakit ayaw mo na ba tumakbo ngayon sa husgado? Porkit na natalo yung ano mo? Porkit na dismiss yung kaso mo kay Mocha? Ewan ka kasing mali-mali. Paano hindi madidismiss yun? Eh sabi nga ni Mocha doon sa kanyang post tungkol sa'yo, totoo ba itong balita na lumabas sa Davao something? Davao Breaking News? Yun naman ang sinabi ni Mocha. Hindi naman niya sinabi, oh, totoo ito, Trillanes, ganito, ganito, ganito ka. Hindi naman niya sinabi yun eh. Ang tinanong niya, totoo ba na merong ganitong na ikaw yaman ayon sa Davao Breaking News or something? O, yung page na yun. O. Ay, kung hindi ka naman isang ugok at medyo wala sa tornilyo, siguro yung abogado mo dapat medyo mag-aral-aral uli. Wala naman sinasabi sa'yo si Mocha na ikaw ang may kagagawa nun. Kaya ka nga niya tinatanong eh. Hinihingi niya yung panig mo eh. Tungkol kay Mocha, di ba?
alam po natin ng personal yon. Alam natin na nagdemanda dito si si Trillanes at alam natin na walang pinatunguhan. Eh sa tingin ko, kaya humuhugot yan na keso binubuli ni Senator Bongo daw yung mga estudyante eh, dahil siguro eh bitter lang siya, baka lang naman ha, hindi ko alam. Tinatanong kita Senator former Sen at Teacher Trillanes ha. Tinatanong kita kung baka naman kasi bitter ka lang sa korte kasi dinismiss yung ano mo, di ba? Baka naman ha, hindi naman, tanong lang naman. Toto, artista ng ABS-CBN nagpapakalat ng fake news. Kita ko sabi, kesyo daw tayong netizen eh binanatan tayo ng mga artista na kesyo bakit daw natin parang inaano tong mga empleyado ng ABS-CBN. Ano na namang propaganda yan, ABS-CBN? Anong sinasabi ninyong inaano namin tong mga empleyado ninyo? Hindi namin inaano yung empleyado ninyo. Sa totoo lang, naaawa kami sa mga empleyado ninyo. They are just casualty of war. Ano ibig sabihin nun? Dahil sa kalukuhan ng mga boss ninyo, kaya itong mga empleyado ninyo ay napahamak, nawala ng trabaho. Kaya dapat kayong mga empleyado, hindi ang gobyerno ang sisihin ninyo. Sisihin ninyo yung mga boss ninyo. Diba narinig na nga natin sa mga congressman na mga in-interview natin? Sabi nga nila, kung there is percentage na itong mga boss ninyo eh nagpakumbaba na lang at umami na may pagkakamali sila, eh baka nabigyan pa kayo ng franchise. Eh dahil sa yayabang na mga boss ninyo at dahil sa yayabang ng mga reporter ninyong nagtitweet, hindi nakita sa inyo yung sincerity na kayo ay mga seryosong aayusin nyo na lang. Kasi ngayon may mga nakikita akong post na keso sinasabi nila, sana binigyan na lang ng tsansa, sana ganito, hindi naapektado yung mga empleyado, sana hinayaan na lang bumawi. Sa totoo lang, on the time na nag-hearing, yan ang laman ng utak ng mga congressman natin. Kung sana yung tono ng mga boss ninyo ay matino at mapakumbaba, binigyan kayo ng franchise eh. Kinonsider pa nila. Kaya lang dahil sa sobrang hahambog ng mga boss ninyo, kaya sa kangkungan kayo pinulot at hindi namin yung kinatutuwa. Okay? Hindi namin kinatutuwa na kayo'y mawalan ng trabaho. Sa katunayan, ang pinaglalaban nga namin, dapat sa mga hinayupak ninyong boss, sinasagot kayo. Hindi kayo tinatanggal, binibigyan kayo ng sahod pa rin. Bakit? Sabi nga ni Mark Lopez na vlogger, di ba? Yung kinita lang ng Type 5 executive nyo, kaya ng buhayin yung di umano yung 11,000 na empleyado, na kahit ang totoo eh, 4,000 lang. Yun na nga lang sakita na tax na nailusot ng inyong mga boss. Doon pa lang, pwede na kayong sahura ng isang taon para maganap ng trabaho. Pero anong ginagawa ng boss ninyo? May balita pa tayo, tinanggal yung stocks nila. Oh, sana kung hindi totoo, i-deny ninyo. Hindi nyo dinideny. May balita pa tayo na umalis na ng bansa yung boss ninyo. Tapos magagalit kayo ngayon sa gobyerno. At sana kung hindi totoo yan, i-deny din ninyo. Tinatanong ko nga ho eh. Oh, I formally ask ABS-CBN, totoo ba yung balita na yung boss ninyong si Lopez ay tinanggal na yung mga stocks niya? Totoo po ba yun? Yes or no? Pwede ho kayong ano ha? Mag-email po kayo sa banatbyofficial@gmail.com kung nais ninyong ipahatid ang inyong side. Open po ako. Diba kahit nga po si Bianca eh, ha? Binigyan natin nung sinabi niyang sorry, sabi ko sa kanya, ma'am, ibibigay ko yung iyong panig. Hindi dahil sa maganda kayo. Pero dahil sa ako ho'y patas. Ngayon, kayong mga taga-ABS-CBN yan, kung yan si Lopez eh hindi pa talaga umalis dito sa bansa natin, sige, ayan ang aking email, banatbyofficial@gmail.com. Email niyo ako. Bigay niyo yung side niyo. I'm open. Ewan ko, ito kung totoo ha, kesyo itong mga ibang mga
artista ng ABS-CBN, eh, yung kanilang mga pasaporte, eh, hindi naman sila mga Filipino citizen. May mga nag-email sa akin yan, sabi na, "Boss, silipin mo itong si artistang ganito, hindi naman Filipino citizen to, putak ng putak sa Twitter." Eh, sabi ko, hayaan mo na kung ganyan talaga yung mga utak niya mga yan. Basta ito na lang mga nagpuputak nito ang ating babanggitin. Ha? Tingnan mo. Halimbawa, itong si si Angelica Panganiban. Ha? Ito si Angelica Panganiban. Tratuhin nyo naman kaming mga tao. Kaming lahat na nawalan ng trabaho, nawalan ng tahanan. Yung totoo, nawalan ka ng tahanan. Huwag mo nga kami pinagluloloko. Paano nyo kayang sikmurain na pagtawanan ang kapwa ninyong Pilipino na wala ng kabuhayan? Yan ang fake news. Hindi naman nung kami nagtatawa. Ha, hindi kami nagtatawa na nawalan kayo ng trabaho. Pilipino sa kapwa Pilipino na ang laglalaban. Laban, hindi ho. Tama po ba yan? Fake news na naman kayo. Hindi ho kapwa Pilipino sa Pilipino naglalaban. Kayo lang mga taga ABS-CBN. Ilan lang kayo? Umayos kayo, huwag kayong mag-inarting laban ng mga Pilipino ko. Uy! 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 Ano? Laban ng mga Pilipino? Excuse me, kayo lang yan. Anong dama yung ibang Pilipino na nanahimik at walang pakialam sa inyo? Fake news naman to si Angelica, oh. Napaka fake news naman ito, ha? Anong nawalan ka ng tahanan? Sabi mo, oh, tratuhin nyo naman kaming mga tao. Kaming lahat na nawalan ng trabaho, nawalan ng tahanan. Kakaloka. Patawa naman si ate. Nawalan ka talaga ng tahanan? Excuse me ha, wag mo. Masyadong paawa effect yan, te. Magpakatotoo ka, hindi ka nawalan ng tahanan. Umayos ka, te. Wag kang ganyan. Pilipino sa kapwa Pilipino. Excuse me, te. Ilan lang kayo? Wala pa kayong 11,000. O sabihin mo ng 4,000 yung empleyado ninyo, yung mga nagrarally yung 100 lang o 200 dyan sa kalsada para mga siraulo. O, busina ng busina. Baka bumubusina lang yan dahil nabibuisit sa inyo, nakaka-traffic kayo. Wala pa nga kayong 200 dyan eh. Nagkakalat lang kayo ng virus sa kalsada. Ang pa-plastic ninyo, sasabihin ninyo, sisinas. Tapos simoka. Kaysa may... Ay, paano sisinas? Eh, kayo nga, nagrarally kayo kahit walang kakwenta-kwenta yung pinaggagawa ninyo. Pwede naman kayo magrally sa loob ng ABS-CBN. Anyway, kayo lang naman nagpipicture niyan eh. Hindi nyo ba kayo nagmumukhang tanga niyan? Hindi, totoo lang. Ha? Hindi nyo ba naisip na mukha na kayong mga siraulo? Ha? Kayo nagrarally. Kayo nagbabalita. Kayo din na naglolokohan. Kesa yung isa nyo pang reporter dyan, dumadami ng dumadami. Pagpapanoorin mo naman, pareho lang kung ano yung dami nung kahapon. Tigilan nyo nga ako, baka sinungaling ninyo. At saka una, hindi namin inaapi. Ulitin ko ng paulit-ulit ha. Para sumaksak naman sa mga maliliit ninyong yutak, ha? Yung mga maliliit ninyong yutak. Hindi po namin inaapi yung mga empleyado. Nagagalit kami dun sa mga boss ninyo na ang hahambog. At saka dyan sa mga reporter niyo dyan sa Twitter na tweet ng tweet ng mga kasinungalingan. Ano, sinasabi nyo ngayon, pinapalabas pa na kesyo gusto ng mga mambabatas. Kesyo may ganito pa kayo eh. There's a pattern. Sinabi ni Pangulong Duterte na ibenta ng ABS-CBN. Tapos si Speaker, sinabi niya, ibenta ng ABS-CBN. Tapos kanina si Elre, sinabi na ibenta. There's a pattern. Ayun na naman yung conspiracy ninyo. At kapapanood nyo ng Netflix yan. Kaya naman nila sinasuggest ni Speaker at saka nila Elre, Villapuerte, na ibenta na nyo na yan para hindi, kung talagang may puso yung may-ari. Okay? Kung meron talagang puso yung mga boss ninyo, yung management ninyo at saka yung may-ari, ang greatest sacrifice na pwede nilang gawin ay ibenta sa ibang tao. Ibenta dun sa hindi political na tao, hindi bias na tao. At yung mga reporter, yung mga management ninyo,
Kung sa Japan lang yan, nag-resign na yung mga yan eh. Bakit? Kayo kasing may kagagawa ni, eh. Kayong mga may reporter, management ninyo, dyan sa newsroom ninyo, kayo ang may kagagawan. Kayo ang may kagagawan, kaya nabulilyaso yung franchise ninyo. Dahil sa pagpapalabas ninyo ng bias reporting na napatunayan sa Congress. Kayo ang may kagagawan, hindi yung mga congressman. Mantakin mo, hinihiring, binabanatan ninyo sa Twitter. Kung hindi naman kayo sira ulo din. Kung hindi kayo mga isa't kalhating mga bobo. Habang naghihiring yung mga congressman, binabanatan nyo, nagpapalabas kayo ng mga fake news. Diba, halimbawa na nga lang yung kay Marculeta, keso siya daw ang nag-author ng isang franchise. Yan ang nilabas ng isang reporter ninyo na bobo eh. Ni hindi nantay yung panig ni Marculeta. Tapos sasabihin ninyo kasalanan ni Marculeta, nasabihan kayo ng bias kayo, fake news kayo. Eh ultimong habang ginagawa yung pagdinig, naglalabas kayo ng fake news. Kay Michael Defensor. Pasensya na, hindi ko matawag na congressman ha. Mga congressman Michael Defensor, congressman Marculeta. O, di ba? Kay congressman Michael Defensor, ano nilabas niyong fake news? Keso tinanggihan ni Sec. Gina Lopez yung kanyang mining. Eh, unang-una, iba ho ang nagdidesisyon daw doon sa lugar nila, hindi naman si Sec. Gina. O, di ba? Kalagitnaan ng hearing niya, nagpapalabas kayo ng propaganda at fake news doon sa mga congressman. Tapos, anong gusto niyo maano? Tapos biglang sasabihin nung ni Katigbak, ayusin naman namin ang mga pagkakamali namin eh. O, tinan yung kalokohan ninyo mga sinungaling kayo. Ang yabang niyo sobra. Sobra ninyong yayabang. Kalagitnaan ng hearing, nagpapakalat pa kayo ng fake news. Hanggang ngayon, hindi pa kayo tumitigil sa fake news nyo, propaganda ninyo. Tapos, ginagamit nyo yung mga mahihirap na magalit sa gobyerno? Paano? Itong mga artista ninyo na hindi ba kayo maawa sa aming mga empleyado? Wala na kaming buhay, wala na kaming tahanan. Tingnan mo, sinungaling ang put. Hindi mo ba kasinungalingan niya sinasabi mo, Miss Angelica Panganiban? Wala kang bahay? Ikaw pa, babulan ng bahay sa dami mong sisi na pelikula? O, ito naman. Si Nikki Valdez. Sana kaya nyo sabihin yan sa mga empleyado, sila na ang inaasahan ng pamilya nila. Na may mga sinusuportahan, pinag-aaral yung iba, buntis pa. Naks. Ha? At may pinagagamot na kamag-anak. Pati yung anak nila, pati yung mga baby nila, kasalanan ng gobyerno. Masyado ninyong niloloko yung mga empleyado nyo, masyado nyong sinusuhulan sila, masyado nyong silang pinoprovoke. Kung talagang may malasakit kayo, eto ha, Miss Nikki Valdez, kung talagang may malasakit ka sa mga empleyado, i-hire mo sila. Hindi yung pinoprovoke mo silang magalit sa gobyerno. Bakit hindi mo sabihin ng totoo? Na sumablay yung boss ninyo kaya kayo hindi nabigyan ng kongreso ng franchise. Kaya hindi kayo nabigyan ng kongreso ng franchise dahil nagpalusot kayo sa tax yung amo mo. Ba't hindi yan nasabihin mo? Tapos ngayon ipoprovoke mo, paano na yung iba may sakit, yung iba mga nganak pa. Pinoprovoke nyo lang eh. Alam mo kung anong ginawa ng gobyerno sa inyo? Dole ito kahapon, inannounce to. Binalita pa nga sa ABS-CBN, magtatayo ng one-stop shop na para makapaghanap ng ibang trabaho yung mga empleyado mawawala sa ABS-CBN. Buti pa ang gobyerno, gumagawa ng paraan sa kasalanan ng boss ninyo. Kasalanan niya ng boss ninyo, pero sino sumusolusyon? Gobyerno! Ano pa? Kayo,
tulak kayo ng tulak sa mga empleyado ninyong magalit sa gobyerno. Madaling salita po, sinasabi ho nito isang kababayan natin. Yung mga OFWs nga na nawalan ng trabaho. Oo, merong mga tulongis na OFWs na sinisisi yung gobyerno. Pero yung mga ibang OFWs gumawa ng paraan. Gumawa sila ng paraan para mabuhay dahil nawalan din sila ng trabaho dahil sa pandemic na ito. Sa totoo lang nga, pwede pa nga silang magalit eh. Magalit sila. Ano ba namang klaseng nangyayari sa buhay natin? May pandemic. Hindi naman namin kasalanan to. Bakit kami nawalan ng trabaho? Meron nga silang karapatan magalit sa mundo eh. Bakit? Kasi may pandemic eh. Hindi nila kasalanan. Pero kayong mga empleyado, wala kayong karapatang magalit sa gobyerno dahil kasalanan mismo nung mga boss ninyo. Diba? Nakakainit kayo ng mga ulo. Pero nung unti-unti na nagsalita sila Kim Chu, sila Cardo, yung iba pang mga artista nagsimula na magsalita, doon mo lang malalaman na talaga, ay grabe, wala talagang utak, panalo. Ano nangyari? Siguro ganito, sabihin na natin na 80 to 90% na asikaso yung mga OFW. Mga 10% medyo sumablay. Sabihin na natin ganun. Okay, hindi naman siyempre perfecto eh. Ayoko naman sabihin perfecto itong gobyerno. Pero yung 10%, hinighlight siya ng media. Yung 90% na sa maganda ang trato ng gobyerno ni hindi kinuhanan ng video. Kung hindi pa kay Mocha, wala mangyayari. Dahil bakit? Pangit yan, gaganda si Presidente Duterte. Ang feeling kasi nito mga media, ang trabaho nila bumatikos. Pero meron talagang mga media, hindi lang sila bumabatikos, talaga hong mga komunista na rin sila. O diba, ang linaw nung sinabi ni Congressman Remulla? Talagang nakikikuntsaba, sabi ni Congressman Remulla ito ha. Hindi ako. Panoorin niyo yung video ko, nandito rin po yon. Oh, ha? Panoorin nyo na talagang may kuntsabang ABS-CBN at saka itong mga komunista na ito. Ha? Si Congressman Remulla yan. Si Miles Ocampo, sino ba ito? Hindi pa ito sikat, laos na. Ay, sorry, sorry. Hindi ko kasi kilala eh. Dalawa kaming parte ng pamilyang ito, kaya alam ko po ang nararamdaman ninyong lahat, mga kapamilya. Mahigpit na yakap po sa ating lahat. Payakap din. Iyakap din ako. Ang hindi mo. Sumama ako sa pagyakap. Hindi, alam nyo, ito ha. Ulitin ko sa mga empleyado ng ABS-CBN, hindi ho kami nagtatawa sa inyo. Okay? Pero, please lang, tama na yung pagsisisi nyo sa gobyerno. Kasalanan yan ng boss ninyo. Hindi yan kasalanan ng gobyerno. Pangalawa, instead na makmukmuk kayo, naturingan kayo matatalas ang utak ninyo, maayos ang altasyedad ninyo, mga yayamanin kayo, pero ayaw ninyo maganap ng trabaho. Gusto nyo, sisihin lang ang gobyerno. Buti pa yung mga OFW natin. Buti pa si Glock 9, ha? Na nawalan din ng trabaho dahil sa pandemic, eh nagbenta ng kanyang fried chicken. Eh kayo, anong ginagawa ninyo? Nagmumukbok, nandiyan sa kalsada, nagsisisigaw. Hindi kayo magkakapera at magkakatrabaho dyan sa kalsada. Bihira kayo. Miles Ocampo, going bulilit yan. Ewan ko, nakikiano na lang siguro yan para maging relevant pa. Tapos biglang gagawa ng vlog. O oh, diba, ganyan na may mga artista, makikirelevant-relevant, tapos makikigawa ng vlog. Parang yung si Barbie. Anong pangalan ng Barbie na yun na keso nagprank-prank pa siya ng kaibigan niya? Na keso kailangan niya ng milyones? Anong pangalan ng Barbie na yun? Ang proud ako, yung nakikita ko na yung mga congressman na pumapayag na silang magpa-interview sa mga vlogger. Kasi dati, minamaliit lang tayo ng mga politiko, yung mga vlogger. Minamaliit ng mga politiko. Ngayon, no, eto personally, nagpapasalamat to ako kay Speaker Cayetano, ha. Personally to, bakit to?
Siya ho kasi ang nagsabi sa mga congressman na ito na para maibigay yung panig ninyo, magpa-interview kayo sa mga vlogger. Kasi pinagtutulungan na kayo ng mga... Ito, sa akin naman to ha. Pinagtutulungan na kayo ng mga media. So, sabi nga niya ni Speaker, eh, magpa-interview na rin kayo sa mga vlogger. Nakakatuwa. Nakakatuwa dahil at least ngayon, eh, nai-interview na sila. Kanina nga ho, na-interview siya ni si Marcoleta, ni Jepoy. Tapos may si Jornali naman, nakasama dun sa si Jornali, yung empleyado na dati ng ABS-CBN na nagdemanda. Nakasama siya kila Mike Defensor. Napaka, ang ganda hong tingnan. Why? Kasi itong mga congressman na ito, lumalakad na. Ano lumalakad? Na lumalakad na dun sa mga taong bayan. Maganda yung ganun. Ngayon nga ho, sa totoo lang eh, kasi ito sa issue kay Senator Bongo, sabi namin kung hindi busy ito si Senator Bongo, eh baka pwedeng ma-interview. Kaya lang, naiintindihan ko kasi si Senator Bongo dahil hindi lang ho pagiging senador ang inaasikaso nito. Kahit na hindi na ho ito SAP, eh SAP pa rin ho ito kay Pangulong Duterte. Grabe yung trabaho nito. Alam nyo ba sa opisina niya, kami ilang beses nakapunta ni Moca dyan sa opisina niya, dyan sa Senate. Grabe yung staff niya, ang dami, tapos talagang parang mga sirahulo, ang daming tinatype. Hindi ko alam eh. Hindi naman sila nagpe-Facebook, hindi naman sila nag-EML, pero ang dami nilang ginagawa. Trabaho talaga, kasi nga ho, aside from being a senator to si Senator Bongo, nagtatrabaho pa rin siya kay Presidente. Siyempre si Presidente naman, kanino pa ba siya magtitiwala? Doon sa taong kasama na niya mula noon sa simula pa lang. Mayor pa lang si Presidente noon, eh talagang katiwala niya na to si Senator Bongo. Siguro kung meron mang talagang masasabi mong kadikit ni Pangulong Duterte, ay eto si Senator Bongo. Ito walang biro ito ha. Kasi sa akin eh, minsan 'di ba, mas malapit pa nga tayo sa best friend natin kaysa sa kapatid natin, sa magulang natin. Sa mga mas ano pa tayo sa best friend natin kaysa sa jowa natin. Eh. O kaya sa mga asawa natin eh. Siguro niyo lang yung best friend niyo, best friend lang ha. Hindi naman ka FB ha. Meron pa nga nag-message sa akin eh. Imbitahan ko daw si Senator Aimee kasi siya ang isang mga nagtutulak daw nitong hybrid. Sabi ko, sige, tatiming tayo kasi sa totoo lang mo, nahihiyaho talaga ako. Kahit kilala ko po, kahit actually may number po ako ni Senator Aimee. Kasi hindi dahil sa ano ha, dahil doon sa Mocha Girls noon. Nung hindi pa siya senador, kinuha niya, yung governor pa lang siya noon, kinuha niya ang Mocha Girls noon. At personal niya akong tinext noon na sabi niya, bye, ganito. Tapos yun, nakuha ko yung number mo kay Mocha, imbitahan namin Mocha Girls. So kasama namin yan talaga noon. Pumunta pa kami sa bahay niya, as in nandyan. Kaya nga iba nagpapalabas na kesyo, anti-Marcos daw kami. Hello? Ilocano ko, paano ko magiging anti-Marcos? Tatay ko nakikipagpatayan nun sa rally ni Ferdinand Marcos. Kasama pa ako nun, batang-bata pa lang ako nun, nakikilaban na kami niya kay Cory Aquino nun. Sasabihin, anti-Marcos daw kami ni Mocha. Eh si Mocha nga, Ilocano din. Diba, taga-Pangasinan niyan, tapos yung kanyang tatay, nanay niya ata ang Ilocano, ganun. Ang dami yung kamag-anak na Ilocano niyan. Kaya nung nagpunta nga kami niyan sa Ilocos noon, yung kasama namin Senator Aimee, governor pa siya, kasama pa si Mocha noon. Tuwing may birthday ni Madam Aimee, ni Madam Imelda, nandyan po kami. Nasasabihin, anti-Marcos kami. Ano ba yan? Excuse mo. Kaya namin nangampanya noon kay Pangulong Duterte tsaka kay Speaker Cayetano noon. Dahil Dukay ang team up noon. Si Presidente yung nagsabi noon, anong gagawin namin? Hindi namin sundan. Hindi! Ayaw namin! Ganon. Kinakampanya namin si Presidente tapos sasabihin namin, ayaw namin sa Vice President mo. Pwede bang ganon yun? Hindi naman pwede. At that time, siyempre, si Speaker Cayetano, yung katam din niya, siyang
Si Presidente yung inaano namin, eh, siyempre, kakampanya na rin kasama na yun, magka-ticket yun. Pero kahit nga kay Bombom Marcos, nagpupunta pa kami sa bahay niya, na umihingi pa kami ng advice niya noon. Ito naman, ito si Gerald Santos, ha? Ay, Gerald Santos tuloy. Salonga. When someone very insensitively tells their grieving friend, eh di maghanap ka ng iba in the middle of worsening pandemic, it's not going to make them feel better. Ganito ho yan. Habang kayong mga artista, dinidikdik ninyo, kayong mga reporter, mga media ng ABS-CBN, dinidikdik nyo yung empleyado ninyo na kesyo magalit sa gobyerno. Alam mo, kaming mga netizen, simple lang naman ang sinasabi namin. Ha? Huwag kayong magalit sa gobyerno. Magalit kayo sa boss ninyo. Kagagawa ng boss niya kung ba't kayo nawala ng franchise. Pangalawa, tama na yung paghihimutok nyo dyan. Daig nyo pa yung batang iyakin eh. Ha? Hindi ko sinasabing magalit kami sa inyo o hindi kami dapat maawa sa inyo. Oo, nandyan na yan. Lahat po tayo nawala ng trabaho. Okay? Kami nga, hindi namin kasalanan na walang kami ng trabaho. Kayo, kasalanan ng boss nyo ba't kayo nawalan ng trabaho? Pero kayo pa ang nagre-reklamo. Bakit hindi na lang kayo tumigil dyan sa kakarali ninyo at maghanap kayo ng trabaho? Doon kami naiinis. Hindi kami naiinis at dinalait namin kayo na nawalan kayo ng trabaho. Naiinis kami kasi panayang reklamo nyo sa gobyerno, eh kami, samantalang kami, lahat tayo ng mga OFW, pati ako, pati yung grupo ko nawala ng trabaho. Nagalit ba kami sa gobyerno? Ha? Bakit? Kasalanan ba ng gobyerno dumaan tayo sa pandemic na ito? So kaysa na magalit, magmukmuk, umiyak, gumawa na lang kami ng paraan para mag-survive. Kayo, anong ginawa ninyo? Ayan, magsisisigaw sa kalsada para kay mga tanga. Hindi ho kami sensitive. Ulitin ko, Gerald Salonga, hindi ho kami sensitive. Ang sa amin lang, sinasabihan lang namin kayo kasi masyado yung ano eh. Ganito yan. Ako gusto ko maging open dun sa salitang baka naman insensitive kami. Hindi. Kaya kami mukhang nagiging insensitive dahil kayo, masyado ninyong pinaparamdam na nakakaawa kayo. Nagsi-self-pity na kayo eh. Self-pity na ang tawag dyan. Yun yung term. Tama, yun na nga yun. Nagpapa-self-pity na kayo na kawawa naman kami, kawawa naman kami. Walan kami ng trabaho. Pati dun, eto si Ted Pailon, isa pa to eh. Nakakainis eh. Talagang binibira niya yung ano pa eh, yung kirit niya dun sa mga in-interview pa yung mga radio sa mga ano, paano na kayo, wala na kayong trabaho, mga ganyan. In-interview niya pa yung mga regional news ng ABS-CBN, magsasarado. Kaysa na ganyan, alam mo, that's not the way to do it, my friend. My friend, if you really want to help your kapo employees, ano eh, ibomba mo sila eh. I-ano mo sila. Bigyan mo, i-motivate mo sila, i-pump up mo sila, kesa yung sabihin mo, kawawa naman kayo, ito kasing gobyerno na ito, binigyan kayo ng problema, ito mga congressman natin. Kesa na ganyan ang ginagawa nyo sa mga empleyado ninyo, pinaparamdam ninyo na kawawa, kesa na bumangon sila, anong ginagawa ninyo? Lalo lang nyo silang binabaon. Hindi dahil sa insensitive kami, kami nga yung nagsasabing, hoy, bangon na! Kami na makabangon kami, kayo hindi bumabangon, nasa kalsada pa kayo, nagwawala dyan, bumangon na kayo! Kakairita! Alam nyo, itong mga artista na ito, nagbablog na sila eh. Bakit hindi na lang ninyo i-hire yung mga tao dyan sa ABS-CBN, gumawa na lang kayo? Ang dami! Ito kasi, nainis ako. Sa lahat ng kinaiinisan ko, yung mga taong tamad, taong mareklamo, yan na ngayon na ayoko sa empleyado. Yung nauuna yung bibig kesa yung trabaho. Promise, inis na inis ako sa ganyan. Bakit? Nakita ko ho yun. Nakita ko sa tatay ko yun. Mahirap kami noon. Kahit papaano ngayon, nakakakain naman kami. Naging abogado tatay ko ng pagtsatsaga niya. Ha?
Ako, nakita ko sa sarili ko yung musikero lang ako eh. Drummer lang ako. Ano ba naman ako? Drummer lang ako. Banda-banda sa kanto, ganyan-ganyan eh. Pero ang kabilin-bilinan ng tatay ko nun sa akin, magtiyaga ka, magtrabaho ka, kumayod ka, huwag kang tamad. Habang yung iba natutulog, magtrabaho ka, yan ang bilin sa akin ng tatay ko eh. Habang yung iba umiinom, magtrabaho ka. Yan, totoo yan. Yan ang sumaksak sa utak ko nun. Kaya lagi kong sinasabi nun, nung habang yung mga kaklasiko nakikipag-inuman, ako nagtatrabaho. Habang yung mga kaklasiko, panay ang tambay, naninigarilyo dyan sa tindahan, ako magtatrabaho ako. Kaya naiinis ako dyan sa magre-reklamo na nawalan ng trabaho dahil dito sa pandemic, dahil dito sa... Sisi sa gobyerno, anong gagawin namin? Anong gagawin namin? Humanap kayo ng trabaho nyo, kumayod kayo. Huwag kayong... Kawawa ka naman, straight. Kawawa ka naman na walang ka ng trabaho. Alam mo, grabe yung ginawa ng gobyerno sa'yo. Kawawa ka naman, kuya. Kawawa ka. Naku, manood ka na lang ng Netflix. Diyan na lang, panoorin mo na lang si yung Paolo at saka si Alexandra ba yun? Mag-iyak-iyak ka na lang dyan. Ang ina, may panahon kayong manood ng Netflix? Wala kayong panahon maghanap ng trabaho? Ang sinasabi ko lang, dun sa mga empleyado ng ABS-CBN, kung talent at talent lang naman, sigurado naman ako mas marami kayong karanasan kaysa sa akin, kaysa sa mga tao na nagbablog, kaysa yun sa mga magjojowa dyan na nag-YouTube-YouTube. Mas marami kayong karanasan. Mas marami kayong alam. Bakit hindi nang ninyo i-apply yun? Kesa sa nagre-reklamo kayo na wala na kayong trabaho, yun lang naman ang point namin dito, Madam Lea Salonga, ha? We can pray, we can, okay yan. Pero why don't you encourage them? Oh, sige, sino ba yung mga nawalan ng trabaho? Bigyan natin ng konting tulong. Oh, ito, bigyan natin ng ano, ng konting ano, para makapagsimula. Ang daming ways eh. Kaya nga ako, sa totoo lang po, ito, honestly, ang tinutuloy ko na ho ngayon, ito, this week, may plano na ako. Banat Bayat tsaka yung Banat Buto. Mas gusto, actually, sa totoo lang, mas gusto ko yung Banat Buto eh. Meron ako mga tinutulungan na hindi ko na nga lang ho binabanggit at hindi ko na lang pinipicturean kasi kesa yung gagawan ko pa ng video, tatagal eh. Diba? Tatagal. Although, minsan, gagawa natin. Kaya lang may mga humihingi sa atin ng banat bahay, ganito, kailangan ko kasi may bambay. So papadala ko na lang yung pera, sisend ko na lang. Ayoko na lang bagitin yun, ha. Oy, may sinanda ko ng pera dito, pinicturean ko, ayoko na lang. Kasi para naman hindi naman, ay, unting 3,000 lang, 5,000 lang, kailangan mo pang ipagyabang, kailangan mo pang sabihin, hindi naman ipagyabang, ilabas. So yun na lang ginagawa. Mas gusto ko yun, mas interesado ako doon sa ganong klaseng tulong. May mga nanghihingi pa ng ano na wag niyo naman tatrin ako ng hingi, ha? Please naman, wag naman ganoon. Baka naman pag sinabi ko tatrin niyo na ako, meron nanghihingi ng ano ng mga estudyante ng tablet. So in order natin sa Lazada 'yon, darating na sa kanila. Ayoko nang ilabas pa dito 'yon na ganito. Kung gusto nila i-post nila, di pwede nating i-repost. Pero kung yung mga mabilisan na lang, wag na nating ano 'yon. Ang point ko lang dito, okay? Kung gusto nyo, may paraan. Okay? Pero kung talaga magmumukmuk kayo diyan, walang mangyayari sa inyo. Buti nga yung ibang kababayan natin, gumagawa ng paraan. Kayo, ano? Nagmumukbang kami. Kasi ang gobyerno, inapi kami. Yung mga congressman namin, inapi kami. Ano kayo ng tucha naman, no? Oh, yung mga empleyado ng ABS-CBN, ha? O, magpadala kayo ng resume. tabanatbayofficial@gmail.com. Padala nyo ako ng resume ninyo, kung ano yung ginagawa ninyong trabaho sa ABS-CBN. Hahanap ko kayo ng trabaho. Oh, ako na lang tutulong sa inyo maghanap ng trabaho. Ayaw kayong tulungan ng mga boss ninyo eh. Nakakainis. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming Liana Vlogs News YouTube channel. Muli, ako si Angelica de los Santos. Magandang araw.